bago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Narito na ang programang kaagapay ng mga motorista sa responsable at ligtas na paglalakbay, kasama ang mga bata at sanggol, hatid ng Mind the Gap Communications at ng Buckle Up Kids Philippines. Buckle Up sa RMN. Buckle Up sa RMN. Abangan tuwing Martes at Miyerkules, alas 3:30 hanggang alas 4 ng hapon, at tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 8:30 ng umaga sa DZX XL 558. Mas kampante ang biyahe pag lahat naka-buckle up, lalo na ang iyong mga anak. Buckle up, buckle up, buckle up tayong lahat para safe ang biyahe at ang family. Mag-buckle up. Hello, hello! Happy weekend sa lahat! Mga kasama, Sabado na naman. Napakabilis ng ating araw, no? Mantakin ninyo. Parang kahapon lang yung Lunes. Abay ngayon, Sabado na naman. Today is Saturday, February 19, 2022. Mga kasama, ang inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino. At ito ang programang Buckle Up, kung saan natatalakay natin ang road safety o yung kaligtasan, mga kasama, sa kalsada, lalo na ng mga anak natin, sa pamamagitan ng bagong batas na Republic Act 11229 o yung tinatawag na Child Safety in Motor Vehicles Act. Ang RA 11229, napakahalagang batas po ito, mga kasama, na nalayuning maiwasan at mapababa ang bilang ng mga sanggol at mga batang nabibiktima ng mga road crash habang lulan po ng mga pribadong sasakyan. Ngayong umaga, abay makakapanayam natin ang isang executive director ng Center for Policy Studies and Advocacy on Sustainable Development na miyembro po ng koalisyon na nagsusulong sa road safety. Ipapakilala namin, mga kasamang ating mga bisita. Yan ay sa pagbabalik ng ating programa, ang Buckle Up, Buckle Up, Buckle Up tayong lahat para safe ang biyahe at ang family. Mag-buckle up. Ang RA 11229 o ang Child Safety in Motor Vehicles Act ay ang bagong batas na naguutos na ang mga batang 12 years old pababa at hindi hihigit sa 4'11 ng tangkad ay dapat naka-child car seat, nakaupo sa likod ng sasakyan, at laging may kasamang adult sa loob ng sasakyan kahit ang bata ay naka-strap-in na sa child car seat. Ang batas ay pinirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte noong Pebrero 2019. Para sa karagdagang impormasyon sa RA 11229, sundan ang Buckle Up Kids PH sa Facebook at Instagram. Buckle Up sa RMN DZXL 558. Alas 8:02 na po ng magandang umaga, mga kasama, at tayo ay nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunan, ang Buckle Up on a beautiful Saturday morning. Baka yung iba medyo nakalimutan na ho itong bagong batas. So ano nga ba, mga kasama, itong RA 11229 o yung Child Safety in Motor Vehicles Act? At ano ang nire-require ng batas na ito? Well, ang sinasabi, mga kasama, sa Republic Act 11229 o Child Safety in Motor Vehicles Act, na ang mga batang 12 years old at pababa at hindi po hihigit sa 4'11 ang tangkad ay dapat naka-child car seat. Hindi pwedeng pasakayin sa harapang upuan ang mga bata. Dapat sa rear seat sila at either naka-child car seat o naka-seat belt para sa malalaking bulas pero 12 years old or less ang edad. At bawal pong iwanan, mga kasama, ang mga bata sa loob ng sasakyan na mag-isa at walang kasamang adult kahit pa
lulan sila ng child car seat. At this point, mga suki, atin pong makakapanayam ang Executive Director for Center for Policy Studies and Advocacy on Sustainable Development o yung Policy Center na si Miss Maria Fatima Jofti A. Villena. Magandang umaga po, Ma'am Jofti. Po sa lahat ng mga nanonood ay nakikinig at nanonood sa atin sa Facebook Live at sa YouTube. Magandang umaga po. All right. Una sa lahat, Ma'am Jofti, ano po itong Center for Policy Studies and Advocacy on Sustainable Development or yung the Policy Center? Yes, ang the Policy Center, para maikli na lang ano, ay isang organization, bagong-bago lang po siya, pero ang mga nasa likod nito ay hindi po bago pagdating sa larangan ng road safety. Kami po ay nagkakakilala noong panahon po nung meron pang Bloomberg Initiative for Global Road Safety sa Pilipinas, yung Legal Development Program. At ang layunin ng programang ito na siyang sinuportahan ng WHO, World Health Organization, ay para makapag-train ng mga professional mula sa government at sa labas ng gobyerno para matuto po sa road safety, ano? Kami po ay tinrain hindi lang po dito sa bansa, dito sa Pilipinas, kundi rin sa ibang bansa para makatulong po kami sa pamahalaan na i-implement yung iba't ibang mga road safety law. So meron po kami noon mga legal development programs mula LTO, LDP fellow ang tawag po namin sa kanila. Meron din po kaming mula sa PNP, HPG na tinrain at sa Department of Health and I think DOTR din meron po sa Akadim. Yun po, kaya yun po yung ginawa namin para each time po na kanilang ginagawa ang kanilang mga responsibilidad bilang mga government personnel, ay alam po nila yung rudiments o yung well-versed sila sa technical know-how pagdating sa road safety. Yun po yun. So, yung mga taong behind that, lima po kami, kami po yung nagtayo ng The Policy Center para makontinue po namin yung aming trabaho at advokasya sa road safety at iba pang areas ng sustainable development. Sabi nyo nga kanina, Ma'am Jofti, bago lang po ito. Gaano na po katagal since na-establish itong The Policy Center po? Na-establish po kami kasagsagan po kasi ng pandemic 2020. Natapos po yung programa namin with naka-lodge po kasi yung LDP program sa UP, University of the Philippines System, sa Center for Integrative and Development Studies. At nung natapos po yung proyekto na yun ng WHO, ay nagtayo na po kami ng The Policy Center. Yun nga, pagkatapos, 2020 po. Okay, punta naman tayo rito sa bagong batas, itong Republic Act 11229 o Child Safety in Motor Vehicles Act. All right, ano po yung involvement ninyo rito sa yung The Policy Center sa pagsusulong nitong bagong batas, ang RA 11229 o Child Safety in Motor Vehicles Act? Okay. Kami po sa Policy Center, ang pinukusan namin pagdating sa batas na ito ay yung paano ba ito maikakascade sa local government units. Okay. Kasi, di ba, usually, mga national laws, tapos kinakascade na lang kasi batas naman siya sa national, ibig sabihin dapat patupad sa buong bansa. Pero hindi po ka din kasi ganun kasimple yung pagpapatupad ng isang batas kagaya ng lalo na to, itong RA 11229 pagdating sa lokal kasi may ibang konteksto, may ibang pananaw ang mga tao doon, ang leaders natin, yung mga local chief executives. Hindi siya automatic na pagka batas, alam mo na yun, alam na nila yung gagawin nila. So, doon kami pumapasok. Pine-prepare namin yung LGU, although hindi lahat, kumuha lang po kami ng dalawang pilot LGUs para magawa nila na i-implement yung RA 11229 at saka malaman din namin yung concerns nila. Kasi maraming concerns po itong batas na to at I believe sa lahat ng mga naging guests ninyo, iba't iba po yung mga
concerns and issues ng mga tao tungkol dito. So yun po yung pinipilit naming sagutin sa LGU level. Doon pala sa level ng personnel nila sa gobyerno, sa local government. Mm-mm. Para pagdating po nila sa kalsada, madali din po nilang masasagot yung mga tanong ng mga tao. Mm-mm. Yun po yung ginagawa namin ngayon. Ano po yung pinaka-ano niya, concern issues rito? Sa nasabing bata, opo, sabi nyo nga, mayroon kayong dalawang pilot na LGUs na inilunsat ito, no? Oo. Nalaman nyo ba kung ano yung concern nila dito sa pagpapatupad ng RA 11229? Opo, nalaman naman po namin kasi opo, nagkaroon kami ng parang multi-stakeholder consultation sa kanila. So, ang kanilang mga tanong ay basically tanong din ng mga ibang, dun sa ibang constituency na labas sa LGU. Halimbawa po, bakit po inuna ang private vehicles? Okay. Ang mga, sinasabi nila, ang mga bata po hindi naman usually namamatay sa road crash via private vehicles. Parang ganun yung kanilang idea. Tapos, usually daw, ang problema ay yung mga bata sinasakay sa motorsiklo. Yun ang kanilang, sabi nila, yun ang dapat tugunan sa public transportation muna bago private. Tapos, isa pa, siyempre, the cost. The usual na tanong din ng ibang mga magulang, papaano ba ito? So ang sinasagot po namin yon sa pamamagitan ng, ito po yung natutunan namin, hindi po pwedeng basta yung batas lang ang parang ituturo namin sa kanila kung paano nila i-implement or i-facilitate yung kaalaman nila para i-implement. Kailangan po ilagay namin yung roads, yung RA 11229 sa buong road safety, kung nasaan siya sa buong implementasyon ng isang road safety program or plan. Hindi po pwedeng RA 11229 lang. Kaya ganun yung naging approach namin. Oo. Eh kung sinasabi nila dun sa motor, may batas na di po ba para sa mga bata na sinasakay sa motor? Kaso nga lang medyo matumal yung pagpapatupad rito, gaya nga ng mga binabanggit nyo nga kanina Ma'am Jopti, yung mga nakapanayam natin rito, yun din ang kanilang observation alam na ng tao na may batas. Pero yung iba'y talaga sadyang matitigas ang ulo at hindi ito sinusunod. Gaya sa mga motorsiklo, talagang bawal. Okay? Pasakayin yung mga bata na hindi abot yung kanilang paa doon sa step nut ang tawag doon. Di po ba? Yes. Oo. Na, pero marami tayo mga nakikita, mga tatay dyan na inaangkas yung mga bata. Oh. Tama po. So, okay lang po, sagutin ko sige din yun, po, sir. Kaya po mahalaga na paipaunawa sa LGU pa lang kasi sila po yung enforcement . Mm-mm. Sila po ang magpapatupad. Ipaunawa sa kanila yung kahalagahan ng kabuuang road safety. Uh-oh. Bakit ba kailangan ito? Ano ba yung, bakit, labas mo, konting umanuman na tayo, hindi naman backseat, itabi muna natin yung usapin na RA 11229. Paano ba na-appreciate ng LGU ang salitang road safety? Mm-mm. Bakit ba kailangan na mabatas? Bakit may pillar? Bakit kailangan na lead agency na magpapatupad? Bakit kailangan ng datos para ipatupad? So lahat po yon, sama-sama po yon. Pag na-appreciate kasi ng LGU at nakita nila ano ba yung role ng RA 11229 sa kalakhang usapin ng road safety, mas madali po siyang ilapat no sa kanilang parang sa perspective nila, oo nga, yung road safety hindi lang siya basta dun sa basta sabihin natin sa constituents natin, gawin nyo to kasi batas to, hindi ganun . Kailangan mapakita sa kanila yung parang paano ba gumagalaw yung safe system approach. Sistema ko si siya . Buong sistema ng pagpapatupad. So bakit kailangan na may, kasi sa pillar 1 ng road safety, merong road safety management. So from there pa lang, dapat ayos na yung sistema mo ng pagpapatupad ng isang plano o isa ng program at mga batas sa road safety para po madaling dumaloy na doon sa iba't ibang pillars na yung sa road condition, sa safer vehicle, yung kasama sa safer vehicle, yung paglalagay ng mga safe devices, which is child car seat, isa yon, at seat belt, at
kung sa motorcycle, helmet naman, yung mga ganun po ba? So, kailangan mapaunawa natin talaga sa kanila. Mm-mm. Yun. So, pag may good appreciation na po sila dun sa usapin ng Kalakang Road Safety, madali na po. Opo. Ang pagpasok. Pero dun sa binabanggit nyo nga, isa sa mga concerns nila, no, yung sa mga private sa mga pampublikong sasakyan. Bakit inuna? Okay. Sa mga private, opo. Na-explain ba ito ng inyo pong ano po, sentro sa mga LGUs? Kung bakit inuna ang private kaysa sa mga pampubliko? Although, well, susunod na 'yan. Okay? Mm-hmm. Oo. Inuna lang yung private ngayon at nasa soft implementation pa lang tayo nitong RA 11229. Opo. Yes po, kasama po. In fact, sir, Sir Rod, kahapon nagtapos yung aming road safety management course, preparing your LGU for road safety. At dyan po namin in-explain sa apat na araw, pero maiikling sessions lang kasi puro Zoom, ano. Sinabi po namin dyan bakit inuna yung sa private. Sinabi po namin na una sa lahat, may iba't iba tayong mga batas sa bawat problema, sa bawat behavioral risk factors. So yung mga tinatanong po nila na paano pag sa jeep, paano pag sa... at saka yung isa pa, wala pa yung... Hindi pa ganun yung pag-aaral or siyensya ng pagkakabit ng child car seat sa jeep. Correct. Una-una, wala namang seatbelt anchorage o yung mga anchorage points sa jeep. Mm-hmm. Currently, yung jeep natin. So paano mo ilalagay yung child car seat? Correct. So yung mga ganun. At sinabi namin na dun sa batas ng RA 11229, meron po kaming pag-aaral or DOTR has to have a study for child car seat kung applicable ba siya sa public transportation. So yun ang una eh, ebidensya, pagbuo ng ebidensya kung ito ba ay applicable pagdating sa public transportation. Pinaliwanag po namin yan, and each time na makakaharap po namin sila, kasama rin pa rin sa pagpapaliwanag, lalo na dun sa mga magulang, kasi nagkaroon din kami consultation sa educators and magulang. Yun din po yung kanilang mga katanungan. And so dulo naman din, willing sila na mag-purchase ng child car seat nung napaliwanagan na namin sila. Yun lang, kailangan lang i-breakdown sa kanila paano yung cost, yung mga ganun po. So, tinaray po namin na i-compute per day kung magkano siya. So, ganun po yung ginagawa namin. Oo. Ano pa, ma'am, Jopti, yung iba mga lumalabas na challenges, no? Para sa maayos na pagpapatupad dito sa RA 11229 sa mga ginawa ko ninyong consultation. Yung iba pa, well, meron kaming paparating na enforcement hindi naman enforcement training, pero magkakaroon kami ng parang clinicking. Okay lang po babanggitin yung dalawang LGU, sige, sir? Sige po, opo, walang problema po. Oo. So yung isang LGU is Muntinlupa, and yung isa ay San Pedro, Laguna. Okay. Yung city po. So meron kami paparating na enforcement, parang clinicking, na kung saan pipili siguro kami ng mga lugar dyan sa mga LGU na yan, kung saan doon kami tatambay, mag-fieldwork. Tapos, tapos titingnan ng mga enforcer natin, syempre, may dala-dala mga bata. And then, doon namin gagawin yung parang information dissemination na rin. Syempre, isi-stop sila, ganyan, tapos tatanungin, bakit meron na po ba kayong child car seat, etc. May batas po na ganito. Sa laot madali ay ipapatupad na namin. So sana makabili na kayo ng mga child care seat. Mga ganun po. Mm-mm. Tapos from there po, malalaman namin yung iba pang concern. Kasi usual pa lang yung concerns na binibigay sa amin. Ang concern ng enforcer naman ay paano namin ipapaliwanag sa magulang na kailangan ito, na hindi sila mamimiloso po sa amin. So yun ang concern nila. So hindi namin masabi sa kanila yung exact na paano
sabi lang namin, be respectful in your ano, in your explanation. Yun pala masabi namin kasi wala pa sa actual eh. Mm-mm. So titingnan namin sa actual kung paano nila gagawin 'yan. So yun yung attempt ng clinicking tapos ano po, reporting session para matulungan po namin si enforcer kung paano po nila tutugunan Mm-mm. yung mga concerns na ganun. So yun po yung papasok namin na mga activities pa po Mm-mm. para mas malaman pa namin. Opo, opo. Sabi niyo nga yung cost implication rito no sa pagpapatupad. Binabanggit niyo nga rito sa mga magulang. Ano naman yung take nila rito? Ayun po, anong sinabi na po namin na una, buhay, walang kapalit yan. Pag nawala sa'yo, wala na. Wala din na mababalik. Yun yung una namin sinasabi sa kanila. Tapos yung kanilang, syempre, love of children nila and karapatan din ng mga kabataan. Kasi kasama dun yung child's rights na tinatawag. Although hindi pa makapag-desisyon ang bata, but since you are the adult, ikaw ang pangangalaga sa kanyang kaligtasan. So yun pangalawa. Tapos yung pangatlo, ano, inano namin sila, parang in-explain namin kung paano yung setting aside funds for it. Mm-mm. Mga ganon. So habang wala pa yon or habang pine-prepare yung implementation, ay mabuti na maghanda na lang mas maaga ngayon. Halimbawa, lalo na kung meron talaga sila mga toddlers, no? Eh, hindi pa nila makita kasi ngayon hindi pa naman ganun lumalabas sa mga bata, di ba po? Mm-mm. Pero sabi namin, kapag lumabas sa mga bata at yun nga, na-implement na to, baka mahirap na pong mabulaga. So, maganda pa lang, ngayon pa lang, pag-ipunan na po nila yung kanilang child car seats. So, marami pa sila yung mga tanong na, paano itakto yung anak ko, mga ganon, maliit lang yung sasakyan namin. Ang sagot lang po dyan ay pagpaplano. Tama. Kung papaano ang labas, saan pupunta. Di ba gano'n naman na po sir, dahil nag-pandemic ako, for example, hindi ako lumalabas ng bahay. Paglalabas ako, pinaplano ko na yung paglabas. So gano'n din po sa kanila. Oo. Sino lang ba dapat isama? Hindi naman dapat isama lahat kasi nga may pandemic pa nga tayo. So gano'n lang po siguro ang pagpapaliwanag at paulit-ulit. Hindi po pwedeng once. Well, isa kasi ito sa mga ano concerns ng mga magulang. Siyempre, yung ano to, yung budget para rito. Oo. Kaya nga nasa soft implementation pa lang tayo. Kumbaga, binibigyan ho kayo ng pagkakataon. Okay. Mm-hmm. Sabi nga ni yung guest natin noong nakarang araw, si attorney, nakalimutan ko yung first name, sabi pa niya, well, ignorance of the law excuses no one. Anyway, at the end of the day, ang purpose ng batas, ito'y para sa ano to eh, kaligtasan ng inyong mga anak, kaya may batas. Well, kung ibang mga bansa ay napakayaman, ay nagpapatupad ng talagang mahigpit no, ng ganitong klaseng batas, abay tayo pa rito. Base nga sa datos ng WHO, mataas din no, yung mga road crash na nai-involve yung mga bata rito. No, so ganitong klase mga road crashes. Opo. So, pero doon sa mga kinausap po ninyong LGUs, yung partner LGUs ma'am, no? Kumusta naman yung kanilang pagpapakita ng suporta rito sa Republic Act 11229? Ay sir, suportadong suportado po nila no. Ang although sabi ko nga po sa inyo, yung approach, naging approach ng Policy Center is a partnership that encompasses road safety from Mm-mm. pillars 1 to 5. Kasi syempre, alam naman po nila dahil by the name itself, by the project name itself that we have, which is mobilizing stakeholders for the implementation of RA 11229, ay pumayag naman po talaga sila. Kaya nga po, meron na po kaming signed by the mayors na memorandum of understanding at sila po ay very eager na magpatupad or gumawa. Isa sa mga tinutulong namin sa kanila is to craft their local ordinance on road safety. At nakapaloob po doon under Pillar 4 ang child car seats. So okay po sila doon. At in fact, nung natapos kami kahapon, akala namin ang gusto lang nila road safety code, yung local ordinance. Gusto din pala nila ng local action plan. Okay. So ibig sabihin, ito po yung mga mini PRSAP, Philippine Road Safety Action Plan
at the local level. Oh. So yun yung mapagmamalaki namin dun sa dalawang LGU. So meron silang full grasp of road safety at hindi lang po yung batas na ito. Maganda itong initiative, Mama Jof, din ang ginagawa po ninyo sa pag-extend ng suporta sa mga LGUs. Kasi ang mga ano naman talaga, lokal na pamahalaan ang pupwede, lalo tigit no, sa pagdi-disseminate ng information patungkol rito sa batas sa kanilang mga constituents. Kasi sila nandoon mismo eh. Pero ito ba'y balak ninyong palawikin pa to involve other LGUs across the country? Na nang sa ganun, makakatulong din ito sa pagpapaintindi sa mga magulang at guardians ukol sa RA11229 at bilang gabay na din no, sa kanila for better compliance to the law. Actually, sir, ang gagawin po namin to further institutionalize the style and the approach that we did, we are actually starting to talking with the Department of Transportation yung module namin. We are going to hopefully upload the module for the training on road safety, preparing road safety management, preparing your LGU sa kanilang website, ano. From there, pwede po kasi kami pa-promote po namin siya sa iba't ibang LGU to take on the course online. Kasi nga dahil, of course, alam natin yung sitwasyon. Tapos, from there, pwede naman po nila kaming kontakin with or without without funding ano on our part na tumulong sa kanila kasi nga ito ay isang advokasya more than a project alone. This is for us is talagang gusto namin na lahat ng LGU sana ay magkaroon nito. Kaya kung sila ay willing, pwede po kami nilang tawagan. So sa DOTR, siguro in the next 3 to 6 months, the road safety module will be there for those LGUs, kahit siguro mga pa-isa-isa yung mga lead agency nila, usually POSO, Public Order and Safety Office, tsaka yung kanilang mga Traffic Management Bureau, pwede po nilang patakin ng course na yon. Although it is an orientation course, but it does not stop us from, you know, furthering yung pag-aaral nila kung kinakailangan at kung sila ay willing po. Kaya yun po yung isa namin pwedeng magawa. We're trying to relay it to DILG DOTR ang sabi nila will be the one to reach out to the DILG kasi yung DILG ngayon medyo busy din po dun sa COVID-19. Mm-mm. Kaya we're appealing to our partner DOTR to help us with DILG. Oo. At siguro pagkatapos ng eleksyon naman. Sigurado po yan. Pagkatapos na po. Opo. Kasi medyo busy din yung mga LGUs ngayon eh. Opo, opo. Kasi malapit ding eleksyon at malapit na rin yung kampanya no, para sa mga tumatakbo sa lokal na posisyon. Tama. Anyway, Ma'am Jof T, we'll take a short break. Wag ko kayong aalis. Alright. Opo. At sa ating mga suki din dyan, ako, mga kasama, kung may mga tanong ho kayo no, sa ating bisita ngayong hapon, abay po pwede ho kayo mag-text sa ating smart number 0921-431-1044. It's 8:26 in the morning. Magbabalik po mga kasama ang... Buckle up tayong lahat para safe ang biyahe at ang family mag-buckle up. Parents, para makasiguro na ligtas ang mga bata sa loob ng sasakyan, siguraduhin natin na sila ay gumagamit ng child car seat. According to studies, 80% to 90% ng mga batang nakaupo sa child car seat ang makakaiwas sa malubhang pinsala kung sakaling magkaroon ng banggaan o bigla ang paghinto ng sasakyan. Ako po si Rochelle Pangilinan Solinap na sumusuporta sa Republic Act 11229 o ang Child Safety in Motor Vehicles Act. Para sa karagdagang impormasyon sa RA 11229, sundan ang Buckle Up Kids PH sa Facebook at Instagram. Talaga bang kailangan ng child car seat ni Robin? Sabi ni Doc, sumurang edad ni Robin, hindi pa fully developed ang katawan niya at mahina pa mga buto niya, lalo na ang spinal cord. Pwede kalungin or yakapin na lang si Robin o mag-regular seatbelt. Hindi sapat kahit ang pinakamahigpit na yakap, lalo pa kandong. Ang seatbelt ay para sa adult, hindi para sa maliit na bata. Tama, maliit at mahina pa. Accidents may happen anytime.
Dapat naka-child car seat si Robin. Para sa karagdagang impormasyon sa RA 11229, sundan ang Buckle Up Kids PH sa Facebook at Instagram. Buckle up, buckle up tayong lahat para safe ang biyahe at ang family. Buckle up sa RMN TZXL 558. All right, mga kasama tayo ho ay nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunan ng Buckle Up sa RMN TZXL 558. Alas 8:28 na po ng magandang umaga at kasakasama pa rin natin ang ating bisita ngayong umaga na si Maria Fatima Jofty A. Villena, Executive Director, Center for Policy Studies and Advocacy on Sustainable Development or the Policy Center. Ma'am Jofty, isang magandang umaga uli. Magandang umaga po ulit sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin sa Facebook. Opo. Ma'am Jofty, bagamat ang sentro po ng inyong gawain ay ang pakikipagtulungan sa mga LGUs, ang end goal naman ng inyong initiatives ay para mas maintindihan at mas ma-appreciate no, ng mga magulang at guardians ang paggamit ng child car seat. So ano yung mga dapat malaman at tandaan ng mga magulang ukol sa paggamit ng child car seat? Okay po. Siguro ang pinakauna po ay kinakailangan pong maintindihan natin ang importansya ng batas na ito, yung essence at intention ng RA 11229. Sa mga dati na naming engagement sa road safety, ang isang napansin namin or observation, baka pwedeng observation din na marami, ay yung pagiging risk taker ng mga Pinoy, ano? Ibig sabihin po, ayokong sabihin na walang disiplina talaga through and through. Maaaring hindi po naiintindihan lang kung bakit kailangan ng mga safety devices. Kasi nga, mahilig po tayo dun sa, hindi natin nakaugalian sa kultura natin yung maging ligtas, yung idea ng pagiging ligtas. So kaya pagka malalapit na lugar tapos magdadrive ng motor o magdadrive ng sasakyan, hindi na lang po nilalagay yung helmet o ang seat belt. At lalo na syempre yung child car seat kasi na bulky yun. Although naka-set up na dapat yun sa sasakyan eh. So yun ang kailangan natin tingin ko na tutukan or isama dun sa mga education or trainings, information awareness programs or initiatives na ginagawa ng pamahalaan. Yung culture of safety, dapat mailagay po natin yan sa kaisipan at puso ng ating mga mamamayan. At kapag yun po ay nasa sa kanila, yung outward actions na po nila will follow eh. Pero syempre, sabi nga nila, infrastructure also shapes behavior. So dapat tayo sa government din, yung mga tumutulong sa gobyerno, ay ang pagpapatupad natin ay may mechanisms of action din para, yun nga, may ability or maging capable ang mamamamayan natin na sumunod. Mm-mm. So yun po yung una namin pinapaintindi sa mga magulang, the culture of safety. Kailangan simulan natin yan. So from there, sabi kaya kung culture of safety, medyo kailangan nating disiplinahin yung ating mga sarili na huwag kalungin ang mga bata pagdating sa sasakyan. Kahit ano pa mang itsura ng paggalong, kahit meron kang, alam mo yung wrap around, na ilalagay sa mga bagong sanggol na nakadikit sa nanay yung bata. Oo. So although hindi mo 'yan matatapon, pero kung mapipi yung sasakyan, di mapipipi din yung bata, di ba po? So yung paggalong at pagyakap sa bata, alam ko mahal natin sila, alam ko na mahirap kapag ka umiyak, aabutin mo pa, pupunta ka pa sa likod para ayusin yung anak mo. Lahat po 'yan ay nasusolusyunan simply by doing some simple actions, ano. So huwag muna humupo sa harap yung nanay, dapat kasi bawal naman talaga 'yun. Wag uupo sa harap ang nanay, itatabi lang po tayo doon sa child car seats, no, ng mga anak natin para kung may mga kailangan yung mga bata,
sa na nakalagay doon ay maiaabot natin diretso sa kanila. Mm-mm. So yung mga ganun simpleng pagtanggal sa nakasanayan. Oo. Yun. Gaya lang yun po yung okay. Una. Mm-mm. Gaya lang yan sa sitwasyon natin ngayon na may pandemya tayo, Ma'am Jopti, di ba? Ang sinasabi ng DOH at iba pang mga eksperto patungkol nga rito sa pandemic, sa COVID-19, ang isa sa mga mabibigyan ng proteksyon sa atin laban sa kung anumang variants yan ng COVID-19 ay ang pagsusuot ng face mask. Tama. Opo. Parang ganun din po yan, di po ba? No, no tama po. Same, logic. Para hindi ka mahawa ng COVID. Lalo na ngayon, sir, yung nabasa ko din sa ating mga lumalabas na mga ano nga ng DOH, yung mga suggestion ng DOH kasi dahil yung Omicron variant, di ba, very madali makahawa. Mm-mm. So kinakailangan medyo i-upgrade si face mask. Meron po silang ganong panawagan. Mm-mm. So kami po, nag-KN95 po kami ngayon. Instead, dati kasi surgical mask lang din yung ginagamit namin. Ako nagkaroon ng Omicron. Kaya naglakad lang po ako ha para mag-exercise. Pero nagkaroon ng Omicron. So dapat ganon po kung ano yung kailangan para tayo i-protektahan natin yung ating mga sarili. Safety first palagi. Mm-hmm. Kahit po sa pagsakay ng tricycle, pagsakay ng motor, lagay natin sa isip natin, safety first. So ganun din. Kung maihahalin tulad natin yung pagsusuot ng face mask laban sa COVID-19, ganun din ang child car seat sa loob ng sasakyan para sa kaligtasan ng mga bata. Hindi po ito dahil sa, okay, kailangan lang talagang sumunod kayo sa batas. Kung hindi, dapat maintindihan natin yung purpose. Mm-mm. Opo. Yes. Oo. Yan ang talagang dapat nating paulit-ulit na isaisip at ipaalam sa mga magulang. Opo. Totoo po 'yan, sir. Actually, kung mamarapatin din lang po no, yung sana nga dumating yung panahon, it's just a suggestion. Lahat po ng mga kasi po kayo RMN, isa sa mga radio station ano, pero sana yung ating magkaroon tayo ng sarili nating public broadcasting system ano, yung gobyerno mismo talagang gamitin nila yung nasa arsenal nila na media para paulit-ulit kasi po yung communication or basta pagsasabi lang po ng isang beses, hindi po yan nakukuha. Hindi nakukuha ng mga tao agad-agad. Ano? Mm-hmm. Siyempre, merong inner resistance lagi ang mga tao. So, anong gagawin mo? So, hindi naman po pwede natin sabihin, wala kayong awayin natin yung mga tao para sumunod sila. Hindi po. We have to let them understand and they will. Kasi hindi naman po yan gusto lang natin silang pasunodin o nagpa-power tripping tayo. No? So gusto natin talaga maging safe po sila. And if ever lang, magamit natin lahat ng mga radio station, lahat ng mga TV station para magkaroon ng mga public service announcement every now and then kasi mas malaki po talagang naaabot niya. Although sa community ang ginawa po namin, yung ginagawa ng mga nakaraan ay yung pwede naman po sa through the mga kapitbahay, yung parang sistema ng community communication, ipaalala, parang ganun din po sa face mask dito po sa COVID. Mm-mm. Meron pong rumoronda na mga taga-HOA, taga-neighborhood association o mag-wear po ng mask. Diyan nga sa Paranaque, may stick-stick pa sila yung 1 meter. May sticks sila. Tapos, sinusukat nila talaga yung layo ng bawat isa. So, kung ganun may nagpapaalala palagi sa'yo, titimo naman din sa isipan ng ating mga mamamayan yung ating gustong ipahayag sa kanila. Uh-oh. So, yun po. Kailangan lahat po nag-work together talaga po para matupad po natin yung culture of safety na gusto nating marating. Uh-oh. Lalo na sa mga barangay, di ba? Kung lalabas yung sasakyan at mayroon silang nakitang lula na bata doon sa loob, si Kapitan na ang magpapaalala. Ganun po. Yes. Kasi yung concern, di ba? Si Kapitan na, huwag niyan lang, umabot pa sa punto na nandun na sa highway at yung mga LTO ang magpapara o yung mga HPG ang at sisitahin. Tama po yun. Alright. How about itong provision na huwag paupuin ang bata sa harapan? Ano po yung behind dito, ma'am?
syempre po, oo. Kasi 'di ba yung sinasabi natin nakatabi ng driver na seat, that's the yung parang ano ba 'yon, yung seat na seat di kamatayan yung iba pang tawag sa kanya. Mm-hmm. Kasi kapag nag-figure ka sa road crash at katabi ka ng driver, yung harap talaga, yan talaga nagbe-bear ng impact ng road crash eh. Mm-mm. So kaya pinapaupo mo sa likod kasi bago makarating yung impact dun sa likod, nauna na yung sa harap. So that's the reason behind that. And of course seat belt and may mga airbags naman, pero syempre ang bata hindi naman pwede dun agad sa airbag kasi pwede siyang ma-suffocate, 'di ba? So the best really is based on science, they have to sit at the back. So may mga tao na yun, pinapaupo din nila yung mga bata sa ano, sa harap. Ano nga, nung nagko-commute pa ako, wala pang pandemic, yung mga FX, pinauupo yung mga bata. Although kasi, that time, hindi pa amended, wala pa yung RA 11229, ang nakaano lang, nakalagay sa batas natin, 6 years old and below. Mm-mm. So kung halimbawa, mga 12... 7, 8, 9, no, pwede ka pumupusara. Pero dahil sa batas na to, nagdagdag tayo ng another measure, precautionary measure para sa bata na kung saan hindi na talaga sila pwedeng umupusara until 12 years old. Ayan. Opo. Naku, talagang napakabilis ng ating oras, Ma'am Jofty, no? Panghuli na lang ang inyong pong mensahe para sa ating mga tagapakinig, lalo't higit sa mga magulang, sa mga LGUs na nakikinig ngayon sa ating programa, ang Buckle Up. Sige po. Yes po, sige. Para po sa mga magulang at yung mga may bata sa household, sana po itong panahon na ito na habang hindi pa natin talaga fully implement yung ating RA 11229, matuto na po tayo na maghanda. Paghandaan po natin yung implementation niya. Yes po, may cost, pero may cost din po yung buhay. At kapag nawala ang buhay po sa atin, lalo na ang ating mga anak, pamangkin, hindi na po natin maibabalik yan. So wag nating panghinayangan yung kokonting savings natin sa araw-araw para makabili ng isa, dalawang child car seat para po sa mga bata ng ating household. So at sana po ay ma-imbibe din po natin yung culture of safety nga po sa lahat ng bagay, hindi lang po sa road safety. Pati po sa bahay, yung safety measures para sa mga kabataan natin. So, yun po ang aking mensahe, sir. Maraming salamat sa pag-guest po sa akin dito sa inyong programa. Our pleasure. Maraming salamat din po, Ma'am Jofty, sa inyong oras at panahon. Ingat parati at mabuhay po kayo. Thank you very much, mga kasama. Maria Fatima Jofty A. Villena, Executive Director, Center for Policy Studies and Advocacy on Sustainable Development, or the Policy Center, ang ating bisita ngayong umaga. Opo. At bago tayo magtapos, sabay gusto ko lang pong batiin ang happy birthday kay Ma'am Bernadette Pamplona Joven. Happy birthday! Happy birthday, Ma'am Bernadette! Pero kahapon at yung birthday ni Ma'am Bernadette. So belated na, ma'am, no? Tama ba? Kahapon po ba, ma'am, ang birthday? Happy birthday! At nanonood po siya sa ating Facebook Live ngayon, si Ma'am Bernadette Pamplona Joven. Maraming salamat, Ma'am Bernadette. At happy birthday din kahapon ito. Belated happy birthday kay Asik Bernie Flores ng National Nutrition Council. Asik Bernie, belated happy birthday. Happy birthday! Naku, mga kasama, talagang napakaiksi ng ating oras. Walo, overtime na nga tayo, pareng Ray, no? Pero mga kasama, etong dapat ninyong tandaan, ha? Mahalagang maraming alam tayo ukol sa, lalo tingit sa mga magulang dyan, ha? Marami po kayong alam ukol dito sa Republic Act 11229 o yung Child Safety in Motor Vehicles Act. At equally important ang pagsunod po sa batas. After all, ang layunin ng batas, mga kasamay, upang masiguro ang kaligtasan ng mga sanggol at mga bata sa tuwing sila ay magbibiyahe. Using a child car seat could someday save our children from life-changing injuries and at best can save their lives. So, napaka-importante to buckle up your kids, buckle up your treasure. Mga kasama, muli ito po ang programang Buckle Up. Salamat at sinamahan nyo kami for 13 episodes.
Salamat at muli ang paalala natin sa mga magulang at guardians, mga kasama. Buckle up your kids. Buckle up your treasures. Ang inyong lingkod, mga kasama, Radyo Man Rod Marcelino. At dito pa nagtatapos ang ating palatuntunan, ang Buckle Up. Dito pa rin sa DZXL 558, Radyo Trabaho. Buckle up sa RMN DZXL 558. Hatid ng Mind the Gap Communications at ng Buckle Up Kids Philippines. Buckle up sa RMN DZXL 558. Buckle up, buckle up tayong lahat para safe ang biyahe at ang family mag-buckle up. Buckle up. That